Alright mga kaibigan, napakagandang panalo ni Naoya Inoue kahapon against Paul Butler. Making history ito pong si Naoya Inoue, no? First Japanese, first Asian, undisputed world champion. Alam nyo kahit si Senator Manny, hindi yan nagawa eh. So napakalaking accomplishment yan for Naoya Inoue kasi matatala na siya sa libro ng kasaysayan sa boxing, lalo na sa ating mga taga-Asia. And of course, mga idol, as an Asian, we should be proud of him and give him credit for doing that. Kasi, alam naman natin, yung ibang mga Pilipino, they have the opportunity to do that. But, wala eh. Hindi nila nagawa yung nagawa ni Naoya Inoue. And, you know, please lang mga kaibigan, don't disrespect Naoya Inoue trying to still, you know, call names that are already irrelevant at ididikit nyo sa pangalan niya because maingay na siya ngayon. Maingay na si Inoue, lalo pang umingay. Come on, man, di ba? Yung iba dyan, no contest na nga, no bearing na no contest pa, iahanay nyo dito sa Naoya Inoue. Mga kaibigan, napanood nyo ba yung post-fight interview ni Naoya Inoue? Just like what we said before, after he unified the belts, mga kaibigan, against Paul Butler, he will be vacating the titles, going up to 122, challenging ito pong si Stephen Fulton. And ang kagandahan po nito, it will open up a lot of opportunity sa atin pong mga Pilipinong boksingero. Unang-una na dyan, mga kaibigan, bantamweight, nandyan yung Astrolabio, lalaban for title eliminator, mga kaibigan. Sino pa? Nandyan po yung atin pong si Raymart Gabalio, bantamweight din po yan, ano. Tapos nandyan din po ang si kakakit lang, Champ Jeremy ng Kahas na ngayon po rank number 7 ng IBF, mga kaibigan. So napakarami pong Pilipinong mabibigyan ng opportunity. At huwag nyo kakalimutan, nandyan din po si Jonah Sultan, mga idol. Ito nga, no, mga idol, no, ang dami nagtatanong, coming out from nowhere ito pong si Astrolabio ngayon, lalaban na for title eliminator. Ito po ang nagpapatunay, mga kaibigan, na kapag po kayo ay nasa mga tamang tao na nagte-take care ng career mo sa boxing, talagang may patutunguhan ka, mga kaibigan. Huwag nyo na pong hanapin yung wala sa finals, mga idol. Huwag nyo nang hanapin yung wala. Huwag nyo nang idikit yung napaglipasan na sa future, mga idol. Sino? Inoue, Inoue, napakabata pa, mga idol. Future is bright for him. Sky is the limit. At talagang I'm also very excited kung anong magagawa niya sa 122. Guy like ito pong si Fulton, mga idol, na slick African-American fighter na napaka-decenting champion, mga kaibigan. Of course, ito kasing si Ahmad Aliyev, gagawa po tayo ng separate content dyan. Pupunta po tayo ngayon kay Sir Sean Gibbons, pinatawag po tayo dahil nire-order na po, mga kaibigan. Finally, nire-order na po ang ng IBF ang Ahmad Aliyev versus Marlon Tapales. At ang kampo nga po Tapales, of course, headed by Sir Sean, is ordering an immediate purse bid, mga idol. Bakit po? Dati po meron na, may nagawa na po, mga kaibigan, pero humiling nga po ng palugit ito pong kampo ni Tapales tuloy, kampo ni Ahmad Aliyev, kasi injured daw ang lolo mo. So, ayun, nagkaroon ng konting protesta, konting hindi naman reklamo, no? Kung baga concern lang, ayun ulit, inulit ng IBF, nag-order niya yung mandato. So ayun, mga kaibigan, at asahan po natin na ngayon po pagkikita namin ni Sir Sean, you will hear it directly from him. Hangaan din natin po siya ng kanyang komento dito sa kakatapos lamang na Naoya Inoue versus Paul Butler. So yun lamang, Silver Voice TV. Kita-kita ulit tayo mamaya.